Alam nyo ba? Dito sa Alam Nyo Ba, ito tuturo namin ng mga hindi nyo alam. Kayo akong alam nyo na, makinig kayo at ituturo namin ng bonggang bongga. Parekoy! Yes, Parekoy! Ito yung nakaka-excite. Oh. Ang title ng topic ngayon, pare. Yeah. Dahil sabi ko nga, nauuso. Mm-hmm. Napapanahon. Aha. Panahon ng tag-init, tag-ulan, init, uulan, tama. Mm-hmm. Maraming virus, maraming bakterya. Nagkakaroon tuloy ng reaksyon ng katawan. Ano ang reaksyon ng katawan? Naglalabas, nag-excrete siya ng mucus at nagiging phlegm o plema. Mm-hmm. Ang nagiging problema ng mamamayang Pilipino, pagka may plema, ano ba ang the best para ma-flush out ng mabilis ang phlegm? So ang title ng program natin, Flush Your Phlegm the Fastest Way. Flush your phlegm the fastest way. Kaya so, sumakay kayo ng MRT. Hindi! Ano? Sa katawan. Ah, sa katawan. Okay. Okay. Ito yan, meron tayong tada! Nakikita nyo, meron kami meron tayong mga sangkap dito na ating gagawin. So sa madaling salita, ang ituturo pala natin sa kanila, yung mga dapat nilang timplahin, yes, inamin. Pero all bago right namin ituro yung pagtimpla, mm-hmm, kailangan maintindihan nyo ano ba ang laman nitong mga ito. Boss Big, yan. Unang-una, meron po tayong garlic. Garlic sa Tagalog ay bawang. Bawang. Commander bawang. Bawang. Yan. At yung bawang na yan, op, isusubo ni Doc Atoy. De! Okay. Pangalawa. Pangalawa. Meron ano ba, tayo. Ano ba ang meron sa bawang muna? Bakit okay ba maganda ang bawang? Okay. Okay. Dahil ang bawang ay meron siyang Allison properties. Okay. Na kung saan ito yung antibiotic property. So natural antibiotic po ang bawang. Okay. Meron din siyang antimicrobial. Microbial. Microbial pala. Antimicrobial. So, mga mikrobyo kaya niyang patayin. Mm-hmm. Meron din siyang natural expectorant. At yun ang pinakamatindi. Ba't ba kayo umiinom ng mga gamot sa ubo? Dahil kailangan natin ng expectorant. So, ito ang pinaka-good news. Natural expectorant din pala itong pinagmamalaki nating bawang. Wow. At meron din siyang anti-inflammatory properties. Uy! At nakakapagpatanggal din po siya, nakakabawas siya ng pamamaga. So, yeah, yun ang kagandahan ng bawang. Pangalawang kailangan natin. Meron tayong ginger. Ginger? Ginger. So, yung isa, garlic. Garlic. Ayan, ginger. Ito, ginger. Ginger. So, ito po ang ating ginger. Ginger ayan po. Sa Tagalog po ay luya. Luya. Pwedeng dilaw, pwedeng puti, pero ang gamit natin ngayon, puti. Yan, ginger. Alam naman natin ang ginger ay rich in curcumin. Curcumin? Na siya ay may sangkap na katakot-takot na rich in vitamin C. Correct. Yan. At dahil dyan, meron siyang bronchial dilation of opener of bronchial tube. Yun! Meron siyang kapasidad na buksan yung mga bronchial tube para yung oxygen na kinukuha natin sa nilalanghap nating hangin ay pumasok sa kanya at humalo sa dugo at ang dugo ay makadaloy ng maayos. Saktong-sakto ang topic natin kay Norman Echanova. Hoy! Nakagagaling niya daw sa COVID, medyo may ubo po ng konti. Saktong-sakto. Sakto. Norman? Si Mangka Norman ba to? Si Ka Norman. Ah, Mangka Norman. Mangka Norman. Mangka Norman. Okay. Norman. Okay, sige. Okay, ano pa ang meron siya? Uy, laglag. Buhay siya, buhay. Buhay, buhay. Okay. Amy, buhay ka, ha? Buhay ka. Wag. Okay. Okay, at meron din siyang, it breaks down of mucus and expelling out of our system. Nakakapagpalabnaw pala ito ng phlegm. Nakakapagpalambot. Kaya nga kung, di ba, meron tayong kabihan sa, dito sa bansa, sa Pilipinas, naku, hindi pa hinog yung ubo mo. Yeah. Matigas pa yung ubo mo. Tapos pag pumutok na siya, hinog na yung ubo mo, pwede mo nang ilabas yan. So ito, malaki ang maituturong to break down the mucus. Anong ibig sabihin nun? Kaya niyang lusawin, palambutin, tunawin. Yung plemang makakapal, yung buo-buo, i-breakdown niya para mas madaling makalabas sa ating sistema. Wow! Nangaano ka eh. At meron din siyang beautification of vocal cords.
Nagpapaganda ito ng boses. Yes. Hindi ka nagaganyan, tol? Nagaganyan ako. Pero yung candy, hindi yan. Huwag yan. Okay, next. Okay, pangalawa yun. Ha? Next. Ah. Meron tayong lemon chicken. Oh, lemon. Kung walang lemon, hindi available sa bahay mo. Sabi nga namin, gusto namin maturuan kayo. Kahit, aha. Ito, pwede na ang... Lemoncito. Maliit eh. Maliit. Lemoncito. Lemoncito ang inyong inumin. Pag, yan, okay. Meron tayong kalamansi. Pwede yan. Dahil ito ay merong healing mucolytic properties. Yung. It can break up mucus in the respiratory tract. Correct. Reduce cup and thickness of mucus, aha, in the throat and sinus region. Kita nyo, ang maganda dito sa kalamansi o lemon, dahil siya ay punong-puno ng vitamin C, makakatulong ito ng gusto para po doon sa mga area na binanggit natin. Yeah. Right? And boosting our immune system. Yun ang hindi alam ng marami. Isa sa pinakakailangan at importante na vitamina para ma-boost ang ating immune system. Walang iba kundi ang vitamin C. At alam natin na ang mga prutas na citrus ay may mga laman na maraming vitaminang letter C. Yes. Oh. Okay. At next, pa, pang-apat, ang ating pinakamamahal na... Pure Wild Rose Black Honey! Honey! Yeah. Oh. Honey, my love, pansit. Yan, okay. Meron siyang healing antimicrobial property. Microbial din? Pa, ito rin ay maganda pagka meron kang sore throat. Alam nyo, akala nung iba, na, ito ha, maling paniniwala natin. Ito ay tungkol lamang sa honey. Alam nating marami tayong alam na ang matatamis ay hindi makakatulong kapag tayo ay may sore throat. Ah, yan. Pero ibahin natin ang honey. Ang honey lang ang matamis na nakaka-soothe ng sore throat. Yun. At alam mo ba, pare ko, meron siyang superior care for improvement of tract infection. Ano dahil? Meron siyang improvement para doon sa tract infection. Dito respiratory sa tract infection. No? Kung meron kang respiratory tract ailment, malaki maidudulot ni honey, yan, para po ayusin siya. Ayan. At meron din siyang slowing the spread of microbial in our body. At dahil meron siyang antimicrobial effect, pag pumasok siya sa katawan nyo, yung mga mikrobyo pupunta sa kanya. Mm-hmm. So hindi nag-i-spread sa iba, mm-hmm, at mailalabas natin ng mas madali ang lintik na mikrobyong iyan. Yan. Yan. Dahil sa panahon ngayon, oh, naaayon ating gagawin. Dahil okay, sa klima, init, ulan, pawis, pagod, pollution, pandemic. Tama. At dahil stress tayo, ito ang kasagutan sa inyong mga nararamdaman. Yeah. So anong gagawin natin doon sa apat na discuss na natin? Ito na po. So kung meron ho kayong mga papel, ballpen, o kung ano man, o i-replay nyo na lang to. Okay, ang unang gagawin, kunin ang bawang. Boss ang Pete, bawang, mga kaibigan, ay kailangan 2 cloves, pwede na yan. Sa okay, ating gagawin dahil dito natin siya. Maliit ito eh. O, oh, ito na lang, yan na oo, lang. Oo, sige. Okay. Ito, para kita nila. Yan. Okay. Yan. Dali mo yan. Okay. Okay. So, kung ito ha, kung dito sa Pilipinas, ito po ang gusto naming ituro sa inyo. Pero kung meron kayong mabibiling garlic powder, ginger powder, lemon at saka honey, available yan. Pero kung wala kayong mabibili na powder na garlic at powder na ginger, ito po ang ituturo namin. Maghiwa ng 2 cloves ng bawang. Hiwain, digdigin, durugin, mas maganda kung mas mabilis, mas mabagal, halatang hindi marunong sa kusina. Ang mga, sauce. Ako, akin ha. Oh, sige, game. Hawakan mo to. Hindi. Okay, game.
Iwain mo. Oh, dumudugo. Oh, dumudugo. Ayan. Iwana. Ayan. Sarap inumin yan. Ayan, very nice. Oh, kailangan ho yung mas maganda, mas maliliit. Pino, pinong-pino para dapat. Yung kanyang mga katas yun. Ay mapunta doon sa ano ba yung iinumin. Ano ba yung meron si Bawang? Bakit napakaganda niya? Meron siyang Allison. Yun. Yun yung property niya para sa antibiotic. Okay. Yan, okay. At dahil nadurog na, mas maganda kung nadikdik. Ano, eh, okay, wala tayong pagdikdik. Pwede na yan. Yan. So dahil dalawang cloves po ito, ilalagay na po natin ito sa isa baso. Sa isang baso o sa isang mug o tasa. Yan, ilagay ang bawang. Okay. Pagkatapos, next, sige. Maghagayat din tayo ng ginger. Okay. Okay, maninipis. Gano'ng karaming ginger ang kailangan mo? Yan, sige. Yan. Kailangan nyo magkakalasa siya. Yan. Kahit dalawa lang na... Sige, na, yan, mga tatlo. Nahiwa. Yan. Yan, okay na yan. Tapos iwain mo rin ang apat. Yan. Yan. Tapos paliliitin mo. Paliitin mo lang para yung katas niya rin ay mapunta dyan. Ang kuling talaga. Okay. Nag-aaral ka ng culinary, ano? Ah, hindi, cemetery. Cemetery? Cemetery arts. Oh, akala ko nag-aaral ka ng ano, yung tinatawag natin yung sa, yung pag ano ng cutics. Okay. Manicure. Oh, pedicure. Ayan. Okay. Tapos ilagay. Ilagay. Sa baso, okay. Ihalo. Okay, at lagyan natin ng hot water. Hot water. Yan. 200 ml of hot water. Yan. Para kumatas siya. Yan. Okay. 200 ml. Yan. 200 ml. Okay. At syempre, lalagyan natin siya ng Wild Rose Black Honey. Piga muna tayo ng isang kalamansi. Oh, sige. Piga muna. Pigaan natin ng isang kalamansi. Teka lang. Tanggalin natin yung balat. Alright. Naku, napakasarap na ito. Saktong-sakto to. May mucus ngayon si Kuya Bandi eh. Yan. Yan. Okay. Isang kalamansi. Yan. Isang kalamansi. At pero kung may natin lemon kayo, isang slice lang ng lemon. At lalagyan natin ng half teaspoon pare, no? Ayan, half teaspoon. Yan, half teaspoon. Para lang yung sweetener niya makuha natin. Naku po, napakasarap na ito sa mga may plema. Yan. Saktong-sakto si John. Sa medyo makatiraw ang lalamunan niya. Okay. Ito, yan. Doc, paano naman to kung ilang beses ba nila itong iinumin sa loob ng isang... Naku, as often as you want. Bakit? Dahil natural. Sabihin na lang natin, wag naman as often as you want. Baka gusto nyo, walong beses ang araw. Okay. Sabihin na natin, twice to thrice a day. Dahil sabi nga ninyo, may problema ka sa plema, gusto mong makatulong, eto. Ngayon, kung ayaw mong yung kasi, kulang, parang kulang pa sa katas yan, Doc. Pwede nyong pakuluan. Yung bawang o kaya yung ginger. Yung ginger. Oh. At dahil, ayan na. Ready na, ready to drink na ready to. To drink na po. Ito ha, advice natin dun sa mga nakakaramdam ng paninikit ng dibdib. Yun. May mga sipon, may mga ubo, nahihirapan sa paghinga. Ito po ang pwede nating may advice na makakatulong sa kanilang nararamdaman. Ang bango. Yan. Amoy adobo na ako. Sino iinom ngayon ito? Ito siyempre, yung may mucus. Okay, tawagin natin. Mr. Mucus. Mr. Mucus. Sino ba? Oh. Si Kuya. Oh. O Kuya. Kuya. Kunwari busy. Kunwari busy. Hindi ka rito. Hindi over dito kunwari busy. Alam namin okay. Ang tungkol na busy. Ito ba dahil... may problema ngayon? Meron, no? Medyo meron. Okay. Saktong-sakto. Uh-huh. Wag mong lulunukin yung... Sabagay, hindi naman masama. Pero mas maganda to kung sasalain. Wala tayong panala. Wala, may pustiso naman panala. Ano naman yun eh? Yun yung pili... Hindi, huwag mo tanggalin yung mask. Hindi maano. Oh, yeah. Okay. Yeah. All the way down. Yan po ang ating onion, lemon, honey. Tingnan nyo maigay yung reaksyon niya. Wow. Tignan nyo kung gaano kasarap, ha? Sige. Enjoy na enjoy niya. May ibigan. Hindi niya mainom. Para hindi niya mainom. Yan. Okay. Alright. Abang! Oh, sumayaw, pakita niyo naman yan pong epekto pag kayo nakainom ng ganitong ating powerful na inumin. Ganon ka effective. Sumuka agad, mga kaibigan. Mayang over yata. Hindi, yan, mga kaibigan. Hindi, matapang talaga yun pagka ano mo. So, yun pero yung, pero yung ang sarap niyan. Hindi, yung totoo, yung lasa. Ayan, lapit ka. Okay. Para baka sabihin nila, gina-joke natin eh. Hindi, okay po yung lasa. Maganda sa katawan yun.
Okay ang lasa. Okay. So mga kaibigan, yan, natutunan nyo ngayon, gamitin nyo po sa panahon ngayon para makatulong mag-flash out ng mga phlegm na nakakaistorbo sa paghinga, sa ating katawan, yeah, at nakakasagabal sa ating pagkalusugan. Yan. Naalaman nyo yan. Dito lang sa Alam Nyo Ba?